Mga kabukid, sa mga nakakilala ng prutas na ito, isa po itong kulo o bread fruit. Pamilya din po ito ng mga langka. Napakaganda po ng prutas na ito kasi marami pong mga sustansyang makukuha natin dito. Sa video na to, ipapakita ko po sa inyo kung paano po pararamihin or itatanim itong prutas na ito kasi hindi po ito masyadong kilala sa merkado. Pero bago po yan, mag-google search muna tayo. Papakita ko po sa inyo kung ano yung mga benepisyong makukuha natin dito. Okay po, let's go! Ayan mga kabukid, nakita nyo na po yung mga benepisyo o sustansyang makukuha natin dito sa prutas na ito. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano po natin itatanim ito o mapabuhay itong kulutre. Simple lang po mga kabukid, hanap lang po tayo ng puno tapos hanapin natin yung ugat na may sibol na katulad ng ganyan. Ayan po yung kukunin natin. Ayan, ito po galing po sa sibol ng ugat yan. Pwede po natin kunin yan. Pero may nakuha na po ako kanina. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Nakakuha na po ako kanina. Kasi marami pong nanghihingi dito. Nauubos po yung sibling natin dito. Ayan, mapagbigay naman tayo. Ayan. Ito po yung nakuha ko mga kabukid o. Galing po ito sa ugat talaga. Ayan o. Pinutol ko dyan. Tapos tinirahan ko ng mga 2 inches mula sa kanyang puno. Ayun pa yung isa oh. Yan, malaki na. Sa mga gustong magtanim dyan ng kulutre, huwag na po kayong magdalawang isip na magtanim ng ganito kasi maganda po talaga ito sa ating katawan. Marami po tayong sustansya makukuha natin dito. Yung iba naman po ganito lang yung tinatanim nila. Ugat po talaga, wala pang sibol. Sila na pong nagpapasibol pero hindi po ako nakatry ng ganito. Kasi siguro aabot po ito ng mahaba-habang araw bago po ito sisibol. Tapos nilalagay ito nila sa seedling bag. Hinayaan na po nila yan na sisibol. Pero yung akin po talagang galing po talaga sa sibol ng ugat. Para 100% na po talagang tutubo yan. So ganito lang po talaga kasimple magtanim ng kulutre mga kabukid.